Ay, fantastic morning po! No, sobrang privileged po ako kasi kagaya po ninyo, isa din po ako sa nakaupo dyan 2 years ago at navivision ko po talaga na magsasalita din po ako sa harap at isa po ako sa magiging Mercedes-Benz Boys Girls Club member at nangyayari na po siya ngayon. Kaya sobrang masaya, masayang-masaya ang puso ko po, no? So, tapos na po talaga yung business presentation. Nakita nyo naman na po kung gaanong kaganda yung company. Kasi for sure, ang pinunta nyo dito po is to check kung ano yung company, ano yung mga products, ano nga ba yung compensation plan, sino yung may-ari, at nandito po kanina si Sir Tom. Siya po mismo yung nag-opening, tama? Siya mismo yung namigay nung cheque. Kung kahapon pinamigay is 100,000 plus, kanina yung mababa sa 100,000. So may wala pong tago, no? Malaki, maliit, lahat pinapakita ni Sir Tom. So check tayo sa company, tama? Okay, andito ka sa building eh. Yung building pa lang, di ba? May sariling office, may sariling warehouse, may sariling manufacturing. Check. Check sa may-ari, check sa produkto, check sa compensation plan. Pero for sure, meron at meron ka pang tanong sa isip mo ngayon. Kaya ko ba talaga yan? Kumita ng 50,000? Kumita ng 100,000? Kumita ng 200, 500, 1 million a month? Tama? May mga ganun pa din tanong. Tama po ba? Okay. So ako po, ang gagawin ko po is to share ano po yung nangyari kay MJ at Efren Garcia in 1 year and 10 months mula nung nagdesisyon sila na ito todo at gagawin po si Efren. Okay lang po ba? Okay lang po. So magpapakilala po muna ako. I am Mary Joy Garcia. Ang napangasawa ko po ang taga Bulacan. Okay. So ang napangasawa ko po, kasama ko po sa pagnenegosyo ay si Efren Garcia. Siya po yung taga Bulacan. Ako naman po yung taga Tacloban, okay? IT software engineer po siya for 20 years. At ako naman po ay scholar po ng bayan upon graduating po sa UP, eh dito po nag-try for greener pasture, no? So 15 years din po akong employed. Finance supervisor po yung last job ko in a pharmaceutical company. Alam nyo po ba yung clinical trial? Say for example, Biogesic. Bago po yun maging available sa market, it has to undergo clinical trial. Tama? To make sure na proven effective po yung gamot. Yun po yung dati kong trabaho doon. At nasa finance po ako, I've been managing people 20. At lahat po nung pumapasok sa department, dumadaan po sa akin to undergo training. Ako po yung nag-onboard. Okay? So, ito po yung nangyari sa amin nung araw na na-present at na-share po sa amin si Efren. Naalala ko po, April 2021 po, pandemic, tama po? Mas maswerte kayo kasi na-presentan kayo ng personal yung ganitong face-to-face. Kami, na-presentan lang po kami online. Zoom po nung time na yon. Nung present sa amin si Efren, ang nakita ko kasi dyan, Dad, 20 years ka nang employed. Ako, I've been employed for 15 years. Tumataas ang sahod, nakakabili po ng Alto. Tumaas ulit yung sahod, nakapag-upgrade to Isuzu Sportivo. Tumaas ulit yung sahod, nakapag-upgrade naman, nakatira na sa isang kondo. Tumaas ulit yung sahod, nakakuha na naman kami ng bahay sa Tacloban, single detached, 120 square meters. Pero ang totoo, pagkataas ng sahod, kumukombined income kami ng 200,000, may mga pangalan na. Tama? Sino ang relate? Sino ang relate? Diba, empleyado for 15 to 20 years. Kaya nga po kami mag-asawa, pag may inalok na kahit anong business opportunity, go tayo dyan, no? Sa office, kung nasaan kami,
No, kung seryoso at loyalty lang ang pag-uusapan, 8 years po ako sa dati kong trabaho. Yung asawa ko, 12 years na. Ganon, loyal po ba? Kung tatanungin mo ako, masaya ba ako dun sa dati kong trabaho? Masaya po, kasi 8 years. Tama? Pero ipapakita ko po sa inyo, ano ang nangyari sa akin nung dinesisyonan ko na gawin si iFern. Kasi nung prinesent sa amin si iFern, akala ko yung 200,000 malaki. Pero nung pinakita sa akin si iFern, unang buwan po kasi kumita kami ng 240,000. Mas malaki po sa combined income namin sa employment na 200,000. Hindi, ano nangyari sa akin? Hindi na po ako pinatulog. Kung kayo po nasa pwesto ko, malamang sa malamang, hindi din po kayo papatulugin. Tama po? Kasi magtataka ka na eh. Anong mali dun sa 15 years at sa 20 years? Bakit walang laman ang bank account natin at niwala tayong pansali kahit premium plus? Tama? Ang sakit, no? Ang sakit na nag-effort kami, nagsipag kami, tapos lahat pa nung pumapasok na pera, may nakapangalan na. Okay? So, ganun yung tama sa akin ni iFern. Kaya agad-agad, 3 months lang po na pinapart-time ko si iFern. Kasi po, sunod-sunod po yung blessing na binigay niya. Ang una na pong blessing, this is a people helping people business. Ang nakita ko po sa kanya, 2 months na pinapatay ko sa papa ko, drop insulin, diabetic 2 po siya, affected ang kidney, critical, kasi chronic kidney disease po siya. Pero si Fern di po, nireseta po siya sa St. Luke's QC. At ang check-up po ng papa ko is monthly. Okay? So alam na alam ko, critical kami kasi 2 na sa kapatid ng papa ko, pag nagre-reach ng 50s, ganun. Alam nyo yon. So ganun kami ka-critical na dapat monthly ang check-up. First time lang, nung tinake ni papa yung Fern di, paganda at pa-maintain ang sugar niya at umaayos ang resulta ng creatinine hanggang sa bumaba nung bumaba ang minemaintain niya na gamot. Okay? So, nung na-experience ko po yun, yan po yung unang blessing sa akin ni iFern. Sabi ko, kung ganyan at ganyan lang din naman ang ibibigay na blessing sa ibang tao, then why not imarites ko na ng imarites si Fern D. Tama po ba? Sabi ko kanina, 15 years ako, upon graduating po sa UP, Manila ako agad. Sa tingin niyo po ba may kaibigan pa po ako sa Tacloban? Wala na. Wala na akong kaibigan kasi umuwi na lang po ako doon pag fiesta tuwing June at saka December pag Pasko. So nagtataka sila, paano ka nakapaghakot ng kick-off ng 200 katao? Wala ka namang kaibigan doon. Tama? Alam nyo po yung umpisa, yung product. Kasi yung papa ko, kapitan dun, kwenento niya. Nung kwenento niya, nagustuhan. Kwenento ulit, nagustuhan hanggang sa nag-member. Hanggang sa unlucky na. So the product itself will tell the story kung bakit sila sasali kay iFern. Tama? Eto, 3 months doing the business, nagkaroon po kami ng Fortuner. Pasensya na, sir, to. Kasi dito kay iFern, Fortuner po ito. Kaya lang, nung empleyado ako, ito na po yung pangarap ko. Akala ko yun na yun, no? Pero sa sipag po namin maghakot sa event, na-disgrasya po kami noong June 2022. Take note ha, nakuha po namin ang Fortuner, 3 months pa lang po kami nag-iFern. Grabe, no? Samantala, dati, bago makakuha ng sasakyan, kailangan fully paid muna yung isa. Bago yung isa ulit. Tama? Sa employment? Pero kay iFern, 3 months Fortuner. Since na-disgrasya po ito sa sipag namin maghakot, from Tacloban po kasi, that's 24 hours na travel time. Pag Bailan, sasakay ka pa po ng Roro. So, lahat po ng members na hindi nakakahakot sa event, mahiya po kayo sa akin. No? Kasi ako po, nagahakot lagi. And every season, hindi bumababa sa 30, 50 ang hakot ko. Nung kick-off, 200. Tama? So, pero bumaliktad po yan, total rec. Total rec po. Pero good news, dahil po kay iFern,
blessing po ulit. Isa ko po sa nasa notebook ko na dream na sasakyan ko is si Ford Territory. At nung ina-unveil, yung susunod na sasakyan na pumalit sa puting Fortuner, no? Na na-total wreck is itong bagong Mercedes-Benz. Kaya asa harapan po ako ninyo kasi kaka-unveil lang po nito last week. No? So, tatlong sasakyan, yung isa na total wreck. Ang isa pa pong blessing, kasi yung Isuzu Sportivo ko po, because kaya naman namin maglabas ng sasakyan na ibigay ko po sa papa ko. So, is that a blessing po? Is that a people helping people business? Natulungan na ako sa health, natupad ko pa yung pangarap ko na mabigyan ng sasakyan ng papa ko at natutupad ko pa yung mga gusto kong sasakyan. Tama? Tama. Okay. Ito po, di ba kwenento ko, ang bahay na nakuha namin sa employment sa 20 years is yung 120 square meters na bahay, no? Single detached, no? Yun po yung kaya ko. But because of iFern, bata pa lang po ako, nangangarap po ako makatira sa isang prime subdivision. If you are po from Samar and Leyte, pag sinabi pong San Gerardo, kilala po doon. Kasi ang mga neighbors ko po, ang kaharap na bahay, Councilor Erpe, Dalisay, ang may-ari ng mga hotels, ang may-ari ng schools, dun po nakatira, and even the mayors or politicians of nearby towns. So that San Gerardo Heights subdivision. Pangarap ko siya nung bata ako, pero nung may trabaho na ako, single detached ang nakayanan. At isang kondo. Okay na din, tama? Pero kay iFern, pwede pa palang taasan. Kasi may mansion po kami sa San Gerardo Heights subdivision because of iFern. That's only 3 months after malabas yung Ford Territory. Okay? And hindi ko na po pinangarap, back-to-back Rolex Club po kaming mag-asawa, February 2022. Grabe. Grabe, no? So, kahit ako, hindi po ako makapaniwala. Last year, nung naghahakot kami sa kick-off, ang dala ko po, 50 katao. Nadadamihan na po sila nun. Tapos, ina-award po, ako pa, kami pa lang, team builder, at top 491. 2022, 1 year after, napasama po kami sa top 50. Top 49 na po, with 2.7 million income sa account lang po ng asawa ko. 2022. So, from top 491, naging top 49. Grabe po, di ba? At Millionaires Club na din po ni iFern. So, thanks, thank you iFern talaga. So, ito po ang nangyari sa atin. 1 year and 10 months, no? Kung dati, dalawa lang po, walang kakilala sa Tacloban na naghahakot ng package. Ngayon po, ito po yung unang event nung 2022 na kick-off. Ito naman po yung 2023 na kick-off. Dating 50, 200 po nung 2022 na kick-off. At ngayon, may mga sariling events na din po kami sa Tacloban. Okay, ginagaya lang din po namin yung event dito. Kasi copy business, wala ka naman ang gagawin. The system is in place. Gagayahin at susundan mo na lang. Tama? Ito po, mga pa-events po namin sa Tacloban. So ito po, ma-share ko lang yung kitaan ng asawa ko. Saan nang gagaling? Ba't ang dami nang nangyari sa inyo kay iFern? March 2022 po talaga nag-consistent top di ang asawa ko. Sa tingin ko po, trinatrabaho po namin sa iFern, 1 year pa lang. Noong March, 130,000. Come next month, nag-top 44 with 258,000. Next month, times 3. Top 33 with 360,000. And next month, top 65, 230, 300, 255, 233. And 500,000 po noong October 2022. Hindi ko pa po nasali dito yung November, December. Pero ang accumulated income in 8 months is 2.3 million. Grabe, grabe po. Kahit ako nasya-shock pa din until now pag binabalikan ko siya. Pero hindi na lang din po kami. Ito po lahat na nakikita nyo ay mga top distributors po from our team, Pinakusug, Tacloban. So ito po is may-ari po yan ng school. Mayroon po tayong mga teachers. Yes, may-ari po ng... Ang dami na. Mayroon po akong 18 years old pero consistent top distributor, Micah Bastes.
Ayan. So, sobrang dami na. I already have 13 car club members in that 1 year mahigit doing iFern. No? So, sobrang salamat talaga, iFern. Malaki ang pagpapasalamat ko po unang-una sa mga taong naka-invite, si Upmarky at Upcarly. Sila po ang nagdala sa amin kay iFern. Kung wala sa kanila, wala po kami. At until now, andyan po sila para sumaybaybay po sa amin. So, sobrang salamat. May pinakusog dahil sa kanila. Sobrang salamat din po kay Presidential Director Alejandro Tolentino na hanggang ngayon mula umpisa din nakatutok at nakasubaybay sa amin. Also, up Zach Lopez. And of course, thank you so much, Sir Tomanitan. Ito na lang po. Nung prinesent po sa amin si iFern, kasi baka naisip po na una ka kasi, ako kakasali ko lang. Wala kasi ako ganung inisip. Nung prinesent sa akin si iFern, ang sabi ko, pare-pareho tayo ng company. Tama? Pare-pareho din po tayo ng may-ari. Tama? Pare-pareho din po nung product na sinisell. Pare-pareho ng ini-enjoy na pro-distributor na compensation plan. May pinagkaiba. Sino ang tataya? Tama? Kaya, nung sumali ako doon, ay nung prinesent sa akin, ang sabi ko, tataya na ako ng todo. Tataya na ako ng malaki. Malaking kapital, malaking oras, malaking sipag, malaking tiyaga. Bilisan ko na aralin yung RBA, bilisan ko na aralin ang NDO. Kasi sasabay ako. Tama? Nakasabay po ba kami? Yes. So, ang punto ko lang po sa inyo ngayon, bilisan nyo na po mag-desisyon. All it takes is desisyonan nyo na kung tataya ka o hindi. Okay? Kasi kung nangyari sa akin ng ganung kabilis, pwede din po sa inyo. It's a matter of decision today. Thank you and God bless po sa ating lahat.